time machine at time travel, isa sa mga makulay na usapin at nababalot na misteryo sa mainstream science. Sino ba naman ang di pa nakaisip bumalik sa nakaraan o silipin kung ano ang meron sa ating hinaharap? Base sa isang survey, isa sa mga bagay na gusto natin balikan at baguhin ay ating mga maling nagawang desisyon sa ating buhay. Karamihan naman ay gusto nang makita kung ano na ang pinagbago ng ating mundo sa ating hinaharap. Sa dinami raming naglabas sa mga videos, pictures, at mga artikulo na nagpapatunay umano na ang pagta-time travel ay nangyari na, meron pa rin mga hindi naniniwala at hindi kumbinsido tungkol dito. May nakagawa na ba talaga ng time machine? May nakabalik na ba sa nakaraan o nakapaglakbay sa ating hinaharap? Sa video nito, ating tutuklasin at tatalakayin kung totoo ba ang ilan sa mga pinaniniwalaang ebidensya na nagkalat sa internet tungkol sa time machine at sa pagta-time travel sa nakaraan. Kaya natutukan niyo pong maigi ang episode na to at baka ikagulat niyo ang ilan sa ating mga nakalap. Dating gawin pa rin po, huwag niyo pong kalimutan mag-comment at mag-like sa ating kakaibang video at share niyo po. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa channel natin para sama-sama na tayo. Simulan na natin ang World Cup photo sa Brazil. Ang litratong ito ay kuha noong June 17, 1962 sa 1962 FIFA World Cup. Kung pagmamasang maigi ang larawang ito, mapapansin ang isang kamay na kumukuha ng litrato na tila ba ay gamit na isang cellphone o smartphone sa pwesto ng paghawak at itsura ng gamit. At kung iyong tititigan, maaari mo talagang kumpara ang bagay na ito sa isang cellphone. Na-post ang larawang ito noong taong 2007 at napansin nga ng ilan na tila ba nagkakaiba dito. At kung isa kang diehard fan ng football at kaya mo makabalik sa nakaraan, hindi malayong dayuhin mo rin ang labang ito. Ito kasi ang isa sa pinakamadugong laban ng football sa kasaysayan ng FIFA World Cup. Pero ayon sa isang eksperto sa mga vintage camera, ito daw ay isang box camera na nagkatanghalawakan lamang ng patagilid gamit ang isang kamay, kaya nagmisturang tila ba isang cellphone. Pero ano sa tingin nyo? Totoo ba? Ang astronaut sa Salamanca Cathedral. Sinimulang itayo ang katedral na ito noong 1513 hanggang 1733. Naging controversial ang simbahan nang maipalabas ito sa isang sikat na channel sa iba't ibang bansa na tumatalakay sa mga sinaunang alien at time traveler. Naitampok ito sa kadahilan ng ilan sa dekorasyon sa labas ng simbahan ay mistulang mga astronaut at naging isang malaking palaisipan kung paano nagkaroon ng ideya ang nagdesenyo o gumawa ng nasabing simbahan. Kung pagbabasehan natin ang kasaysayan, ginawa ang simbahan noong 1513 hanggang 1733. Malayo-malayo ito sa petsa ng unang pagtungtong ng tao sa buwan na ginanap noong July 20, 1969. May higit kumulang 236 na taong na nakakaraan nang mabuo ang simbahan. Kung pagmamasdan ng maigi ang mga ito, hindi may kakaila na parehas na parehas ang kasuotan ng estatwa na to sa kasalukuyang astronaut. Mula sa helmet, oxygen tube sa dibdib, pangtaas at iba pang damit, maging ang sapatos ay maliwanag pa sa sikat ng araw na pawang kinopya o ginaya sa ating kasalukuyang damit. Paano nga ba nangyari ito? Base sa mga lumabas na impormasyon o ilang mga artikulo, ito daw ay isang maaaring ebidensya ng time travel o pagbisita ng mga alien noong sinaunang panahon. Subalit, nakakadismay ang isipin na isipin paliwanag ang ilan sa mga kontra sa teoryang ito at maaaring ito pa nga ang totoong nangyari base sa paliwanag. Dahil nga sibang ito ay luma at sinauna, hindi maiwasan na ito ay masira ng bahagya. Kaya noong 1992, ito ay pinarenovate at ang mismong nag-ayos dito ang nakaisip maglagay ng iba't ibang imahe o disenyo sa dingding ng simbahan. At nariyan na nga ang astronaut. Kaya daw ito na isip ilagay ay dahil kinikilala ng iskultor na isa sa pinakamalaking achievement ng mga tao ang pagpunta natin sa buwan. Pero, kumbinsido ba kayo? Ang 1,000 taong mami na nakasuot ng Adidas. April
2016 nang nadiskubre ang labi ng isang babaeng mami sa Mongolia. Ito daw ay tinatay ang nasa 1,100 taon. Pagkamat hindi na sa atin bago ang mga ganitong balita dahil sa tulong ng internet, ang isang ito ay kakaiba. Nang madiskubre at mahukay ang labi ng mami na to, ikinagulat ng mga archaeologist ang mga modernong kasuotan at gamit ng nahukay na bangkay. Bukod sa mga laman ng bag nito na gamit sa pananahi, namangha ang mga ito nang makita ang suot na boots o sapatos ng bangkay na nahahawig sa isang sikat na sapatos na Adidas. Paano nangyari yun? Tinatay ang nasa edad na 30 hanggang 40 babae bago ito pumanaw. Ang bangkay ng mami ay may tama sa ulo na tila hinampas at posibleng naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Kasama ang tagpuan sa kanyang libingan ang isang bangkay na kabayo o isang donkey na pinaniniwalaang pinatay para gawing alay. Mabilis kumalat at naging trending sa internet ang mga larawan, lalo na ang sapatos nito. Maraming nagkumpara at nakumbinsi na malaki nga ang pagkakahawig ng sikat na brand ng sapatos na gamit o suot ng mami. Kung pagmamasdan din natin na maigi, maaari nga natin masabi na may pagkakapareho nga. May ilang mga nag-share at nag-post mga video at mga larawan tungkol dito at idinidikit na naman sa posibleng isang kaso ng time traveler. Paano nga naman kasi nagkaroon ng isang modernong gamit o kasuotan ang isang taong nabuhay mahigit 1,000 taon na ang nakaraan? Sa kasalukuyan, walang malinaw na eksplanasyon kung paano nagkaroon ng isang modernong kasuotan ang mami na to. Maging ang mga eksperto ay wala pa rin komento tukol dito. Pero ano sa tingin nyo? Ilan lang yan sa napakadaming impormasyon na makikita at mababasa natin tukol sa usapin ng time travel. Mapa-internet, mapa-libro, mapapalabas. Walang limitasyon kung anong kayang gawin nating mga tao. Ipapatunay dito ang mga teknolohiyang gamit natin magpasanggang ngayon.